Yan na. Yan oh, sobrang ingay po nila oh. Nandito sa loob guys oh. Ah, grabe oh. Narinig niyo po yun oh. Ayan. Itik na talaga. Wow. Oh. Yan na po. Hello, good morning. Ayan na guys oh. Good morning. Good morning. Yan na oh. Sobrang malaki na nila. Good morning. Good morning. Guys, good morning. Good afternoon pala. It's me, once again, Leo Songke Vlog. Kumusta po lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, guys. For today's video, ipapakita namin yung mga itik, yung patiros na kabibili lang namin dito sa farm ni Engineer Noel Pono here in Davao City. At papakita din namin yung setup ng Pure Itik Pinas F1. 3 months old and 2 months old. Yun yung aming ipapakita ngayon. But for now, unahin natin yung setup ng patiros. So, first, tingnan niyo po yung behavior po ng mga patiros, yung sanay po sa pagala. Bali po yung itik na to, malaki na to, nabibili ni Engineer Noel. So, from Bukidnon, dinala dito sa Davao. At nakikita niyo po, may mga tagging, no? Ito po. Sobrang ganda, tingnan. At sobrang, papasok tayo. Tara. Tara. Kita mo dun, banda, dun ka lang. Tapos, papakita mo ko. Sige, magkwentuhan tayo about dito. Magkwentuhan natin about sa itik. Itong itik na to, for you to know, ay malaki na to. Sanay po to sila sa mga pagala, sa mga palayan. At pagdala dito, madali silang naka-adjust. Itong place na to guys, na nilagyan dito ng itik, it's grabing damo. No? Grabing damo. Pero ngayon, wala. Grabe, sobrang linis. Sobrang gandang tingnan po. Sila po yung nakaubos ng mga damo dito. At saka maganda, yung ipot na lang dito ay pataba na rin ng mga dragon fruit. Yan. Tingnan niyo po. So, ganito lang po yung setup kasi po temporary lang po to. Nakapaikot po yung net fence para sa kanila. At may konting silungan doon, yung bubong. Temporary lang po, trapal, kasi po ongoing na po yung kanilang building talaga. Wow, sana all. So 2 weeks from now, i-update ko din po kayo sa mga itik na to para sa kanilang new setup.
For sure, marami po kayong matutunan dun. Marami kayong makukuha ng mga idea about sa mga itik. So, papakita natin po. Tara. Let's go. Tara boys. Let's go to. Yan po. Hello. Sanay sila sa mga tao, lalo na sa mga gwapo, no? Katulad natin, guys, no? Ayan, ah. Yan o. Chop suey po ito. Yung itik na to, chop suey. So, ang mga pure itik Pinas, puntahan natin ngayon. Eh, kikita nyo po yung chop suey, iba-ibang kulay, puti. Pero for me, mas magandahan ako nito, ang kulay na to. O. Ang ganda o. Yan. So, maganda din itong setup dito, guys, kasi hindi siya masyadong magputik, kasi itong flooring dito ay may sand, yung sand and gravel. Nilagyan dito para hindi siya magputik pag umulan lang malakas. Tapos hindi naman siya masyadong flat area. Naka-slope din siya ng konti. So, maganda siyang ano, pakita mo doon. Maganda siyang paglagyan po ng itik. Sige lang, total naman itong ganito, guys. Temporary naman ito. Pagka 2 weeks from now, makita nyo bagong-bago na yung building nila. So, pure feeding itong kanilang setup ni Sir Noel. Itong sit-up na to, kung may idea kayo, yung nakatrapa lang is supposedly ay dapat yung sa harap is field, no? Rice field talaga. Para sang ganun, doon sila kakain. So, mas nakalaser kayo sa pagkain po ng pigs. So, tara, punta natin yung itik Pinas na naka-confine doon. Tara, let's go. So tara guys, kung silipin natin yung itik Pinas doon, yun yung building na yun. Tara, go. Yung ano po, yung building na doon, yung mga itik Pinas, tayo po yung nagsupply po ng mga ducklings. 2 months old yung nauna, pangalawa yung 3 months old. So, kailangan po may tawag dyan, may system. Every 4 months sa aking suggestion po ay kailangan may kasunod. No, mayroon siyang madagdag. Nang sa ganun, pag time ng molting, after 11 months, mag-molting na yung itik, may kasunod din na maging itlog. Tara! Good morning. So, ito po yung fence. May bakod. At explain ko muna to. Itong banana trap, yung pong pang-extender ng itik. At ito naman, yung sino po yung nakasubaybay sa ating video before, farm ni Sir Noel Engineer Pono, yung painuman, no? So yun, may floater po yan doon sa dulo. At pagka bumaba na yung level ng water, kusa po siyang magre-refill. Kailangan may floater. Itong PVC na to is number 4. Yan lang guys, oh. Putulin nyo lang. Tapos may cover siya dito. Nang sa ganun, hindi po siya ma-wash out yung water. Hindi po siya tatagas. At ito, ito yung pinaka-main line. Ito yung floater. Yan, ito yung floater.
Kapag kaangat ng ganun, yan, tita nyo po, o, oh, di ba? Mag-refill po siya ng kusa. Oh. Yan. At, yan yung kita nyo, centralized po talaga. Talagang, nakaplan po yung kanilang itik. Kasi po, basement kasi, yung sabi natin na, hindi madali din mag-itikan. Kailangan po talaga i-consider natin yung mga pillars, no? Unang-una po yung capital. Capital, at least itong setup na to, rough estimate lang natin, ha? Kasali na yung building at yung itik na binili nila sa atin is around 450 pesos per duct. Okay, so if nagbabalak po kayo na mag-itikan, consider na po yung 450 pesos o to for 500 pesos per head per duct. Okay, so kung example, mag-start kayo ng 1,000 na duckling, so kulang-kulang po half million po yung setup ng ano, kulang-kulang po yung half million po yung setup. So itong maganda, pagka gusto na nyo na mag-itikan, ay andito po lang tayo, no, na tutulong sa ducklings, no. Meron tayong ducklings na in my serve na talagang legit na pure itik Pinas, certified from Davao, here in Davao City. Makita naman din po niyo mamaya ang ating sinuserve na ducklings, pero siyempre itik na ngayon sa kanila na yon, itong farm na to, hindi na sa atin, hindi to sa atin talaga, kayong engineer na rin po, no, ito. Tayo lang po nagsusupply ng ducklings before. So, pangalawa, yung feeds po, yung quality po ng feeds na talagang makonsider natin na ano, kasali po doon sa capital, no? Kasali na po 'yan. At pangatlo, aanhin mo yung feeds, aanhin mo niyo po yung itik kung hindi po maganda yung setup ng farm, yung management. Magka-partner po yung tatlo. So, talagang katulad nito, in terms of management, maganda, hindi siya maputik, tapos semento, naka-slope, yan. Tapos hindi siya crowded, malaking space, per duct. By the way, ang tip po natin sa per duct, per bird, ang sukat po sa amin lang, ha, depende sa inyo, is 1 square meter. Okay? Kakasya po yan ng apat na itik, yung layer na. So, divide nyo lang yun. For example, 100 na itik, divide by 4. So, ilan ang, gano'n siya kalaki yung sukat ng kulungan na gagawin nyo. At, ito pa maganda, sundan nyo to, kung gusto nyo itong mga setup na to, is madali siyang i-maintain. Okay? Basta iwasan nyo lang pong yung maputik. Tapos, kikita nyo man dito, di ba? Dito siya iinom. Yan, guys. So, at saka dito yung water. So, dun po yung taitlogan, dun po yung feeder. Okay? So, management, pang-apat po na kasali po is yung market. Okay? Market po. So, kailangan po alamin nyo po yung market, sino po yung makapartner nyo dyan sa inyong lugar. Na talagang hindi tayo iiwan sa hirap at sa ginhawa. Yan. So, yun, panglima yung quality po ng itik. Ang suggestion ko po, kung may mga mabibili kayo dyan na makapag-certify talagang pure itik Pinas yung kanilang bloodline o yung layers nila, is yun yung pong dapat. At least makapag-secure kayo ng pure blood na itik Pinas. Okay? So, yun po yung ating mga tips dito sa pag-iitikan. At siyempre, question, Mr. Leo, maganda ba talaga mag-itikan? So, how about the sustainability? Masustain ba? Yes. Matagal na po tayo sa industry sa pag-iitik, at matagal na po, dami na tayong na bigyan ng mga tips. Paano 'yun masustain? Yung itik is dapat ay meron po tayong cycle. Number 1, if mag-release tayo ng at least minimum 500. Number 2, after 6 months, dadagdag tayo ng another heads. Pangalawang cycle, 600.
Okay, cycle 3, 700 after 6 months na naman. In short, in 2 years, meron tayong 4 na cycle. Okay? So, yun lang po ang ating vlog for today. And sana po nagustuhan nyo and sana po nakatulong. It's me once again, Leo Songkip Vlog. Please subscribe. God bless. Bye-bye. Kasi kala namin hindi tatanggapin. Kala namin konti lang ang mga tao. Pero during the time na nag-start na kami ng pamimigay o ako, together with Mr. J, siya yung nagtigahawak ng cellphone, Mr. J Channel. Shout out. Pwede niyong bisitahan, guys, ang kanyang YouTube channel, Mr. J. Dami. Nagsinglabasan, nagsintakbuhan, gustong mag-alaga ng ducklings. Yan po tayo, mga kababayan. Magbigayan. Only here in Itik Farming Davao. And it's me, Leo Songkip, na taga Davao City. At maraming salamat po sa palagi niyong panonood sa aking mga videos. Kahit sang sulok po kayo sa mundo, mga taga ibang bansa.